Pag-ibig? Pagmamahal? Kilig? Nako, utoy, iha, sa una lamang iyan. Pero habang tumatagal, mawawala rin yan. Subukan mong magbalik, baka naiihi ka lamang. Iyan ang kadalasang biro at payo ng mga taong nasaktan na nang dahil sa pag-ibig. Umasa, iniwan, pinabayaan. E kung bakit baga naman ang tamis ng pag-iibigan, ang nagiinit na apoy ng pagmamahalan, ay bakit nga ba sa una lamang? Bakit habang tumatagal, nandyan na ang pagtatalo, ang pag-aaway, at minsan sa sobrang tindi na nga ng hindi pagkakaintindihan, nawawala na maging ang respeto sa isa't isa at sa sarili. Eh siguro, ganyan talaga ang buhay pag-ibig. Ganyan talaga ang buhay nating mga tao. Katulad na nga lamang ng buhay ng mag-asawang Gregorio at Melissa. Ang mag-asawang Greg at Melissa, halos 5 taon na na magkasintahan. Nagplano na nga silang magsama dahil ang buong akala nga nila ay sapat na ang pag-iibigan nila upang magtagal pa ang kanilang relasyon. Hindi pa man sila kinakasal, ay nagpasya na nga silang bumukod, bumuo ng sariling pamilya at umasang magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi nga nagtagal ay nagbunga rin sa wakas ang pag-iibigan ni Greg at Melissa. Nung simula ay okay naman ang lahat. Si Greg masipag magtrabaho at palaging pag sumasahod siya, lahat ibinibigay niya sa kanyang misis. Samantalang itong si Melissa, palibhasa ay first time din niyang maging isang ina, nangangapa pa siya. Hindi pa niya alam ang mga dapat gawin, subalit pinag-aaralan niya ito dahil mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Inaalagaan niya at inaaruga ang kanyang asawa at syempre hindi niya pinapabayaan ang kanyang supling. Payapa, maligaya at pinagpapala ng Panginoon ang pamilyang ito sa loob ng unang 3 taon. Kaya nga lang, sa paglipas pa nga ng panahon, nung panahon nag-aaral na ang kanilang anak, ay may napansin si Gregorio sa kanyang asawa. Tila ba nagbabago na ang ugali ni Melissa? Nauuna kasing umuwi ng bahay itong si Greg dahil 8 oras lamang naman ang kanyang trabaho sa isang malaking mall. At siya ang nakatoka sa pagluluto ng hapunan para pag dumating ng mag-ina, kakain na lamang sila ng magkakasama. Araw-araw kasi, hatid sundo nitong si Melissa ang kanyang anak. Bagay na kailangan nilang unawain at tanggapin dahil medyo malayo talaga ang eskwelahan ng bata. Subalit, sapat bang dahilan ang pagod mo sa paglalakad pagsundo at hatid sa anak mo? Para sungitan mo at sabihan ang hindi maganda ang asawa mo? Sapat bang dahilan ito upang hindi mo man lamang kamustahin ang kanyang trabaho? Samantalang buwan-buwan, ikaw ang nangungubra ng kanyang mga sinasahod? Sakit ang katawan ko. Mahal, masahiin mo naman yung binti ko, tsaka yung likuran ko. Huy. Ang sabi ni Greg sa asawa, subalit hindi man lamang siya nililingon, samantalang katabi lamang siya rito sa kama. Sungit naman ito eh. Mahal. Melissa, magkwento ka naman. Kamusta bang anak natin sa eskwelahan? Ano bang balita sa kanya? Mag-update ka naman sa akin oh. Napupuri ba siya ng mga teachers niya? May nakakaaway ba siya sa school, ha? Okay ba mga grado niya? Mahal. Ay nako naman, palagi mo nalang hawak yung telepono mo eh. Mahal. Ang sabi ni Greg. Biglang yamot na humarap itong si Melissa sa kanyang asawa. Inalis niya ang kanyang earphone sa kanyang tenga at sinabing, ay lintik naman talaga naman. Greg, ano ba? Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko? Nanonood ako ng sine, di ba? Naka-headphones na nga ako, di ba? Ibig sabihin, huwag mo akong kakausapin. Ano ba kasing kailangan mo? Ano bang kailangan mo sabihin sa akin at kailangan mo akong abalahin? Ha? Huh? Melissa naman, bakit bagalagi na lamang mainit ang ulo mo sa akin? Nagtatanong lamang naman ako. Kinakamusta ko lamang sa iyo ang ating anak sa kanilang eskwelahan. Ang sabi naman ni Greg.
Ang sabi naman ni Melissa, ay ang galing. Wow, Greg, ang galing no? Napakadali ng buhay mo. Patanong-tanong ka na lamang, eh bakit hindi ikaw ang magtungo sa eskwelahan? Bakit hindi ikaw ang maghatid sundo sa batang iyon? Ha? Huh? Bakit hindi ikaw ang sumali sa mga group chat at makipag-usap sa mga lecheng guro na yan? Parang robot na ako dito, Greg. Pagod na ako. Memoryado ko na ang araw-araw kong routine. Pagising sa umaga, alas 5 pa lamang kahit inaantok pa babango na. Para asikasuhin ka sa pagpasok mo sa trabaho mo. Alas 7, hindi pa ako nag-aagahan o nakakapagkape. Yang anak mo naman ang iintindihin ko. Maya-maya pupunta ng eskwelahan. Pag uwi ko, maglalaba, magluluto, maglilinis ng bahay, magbabayad ng bills, maghahardin. Saka pa lamang ako namamahinga. Babago pa lamang ako nagbubukas ng telebisyon. Kailangan ko na muling umalis para sunduin ang bata. Napapagod na ako, Greg. Umay na ako. At gusto mong itanong sa akin kung bakit lagi mainit ang ulo ko sa'yo? Kasi nakikita ko na parang okay na okay ka lang. Parang chill na chill ka lang. Greg, ito ba ang buhay na ipinangako mo sa akin? Paulit-ulit na lang, nakakasawa na. Sa kusina natin, puro dilata. Ni hindi ako makapagluto ng karne o isda. Ano tuwing Sabado at Linggo lang kumakain ng maayos? Gusto mo magkwento ko sa'yo? Greg, nakakaumay na ang buhay na ito. Pagod na ako. At kung pwede lang sumuko, matagal ko nang ginawa. Kaya please lang, yung kaunting panahon sa gabi, hayaan mo ko magpahinga. Huwag mo na akong tanungin ang tanungin. Hayaan mong gawin ko ang gusto ko at manahimik ka. Sabay tayo itong si Melissa sa kanyang pagkakahiga sa kama at lumabas na nga ng kwarto. Nagulat na nga lamang itong si Greg sa lahat ng nilahad itong kanyang ka-live-in. Tama nga ang kanyang pakiramdam. Nabuboryong na at hindi na nga masaya ang kanyang partner sa ganung klase ng kanilang payak na buhay. Ilang buwan na nga bang hindi man lamang nakakapagbigay ng kaunting regalo itong si Greg sa kanyang ka-live-in? Ilang buwan na nga ba silang hindi man lamang nakakalabas o nakakakain sa mga restaurant o kahit sa ang food chain man lamang? Ilang araw na nga bang hindi man lamang siya makabili ng karneng baboy o manok para makain nilang mag-anak? Pero sapat bang dahilan iyon? Sapat ba itong rason upang maging ganito ang pakiramdam ng isang ina? Minsan napapatanong na nga lamang itong si Greg sa kanyang sarili. Hindi na nga ba siya mabuting partner sa kanyang ka-live-in? Hindi na nga ba siya mabuting ama sa kanyang anak? Hindi na nga ba siya matibay na haligi ng kanilang tahanan? Pero kung tutuusin, itong kanilang anak, walang kareklareklamo, walang pinipili. Masaya na ang kanilang anak kapag magkakasama silang kumain sa hapunan. Kahit pasabihin nating pare-pareho na nga lamang lagi ang kanilang ulam sa araw-araw, sardinas, meatloaf, hotdog, itlog, corned beef, ginisang gulay, nilaga. Ay, walang reklamo ang bata, pero bakit itong kanyang ina ay ganoon na nga lamang kumakareklamo? Eh kung ako man ang ama ng batang iyon, hindi ko rin nanaisin na yun palagi ang kanyang kainin. Pero anong magagawa ko? Yun lamang ang abot ng budget ko. Ginagawa ko naman ang lahat upang gawin itong masustansya, kaya ako na nga nagluluto tuwing hapon. Ang katuwiran naman ni Greg, yung ibang pamilya nga, walang inuulam. Nung kabataan nga niya, asin at toyo lamang. Bakit siya magre-reklamo sa kung anong meron sila ngayon, hindi ba? Hindi naman nga kasi mayamang pamilya ang pinagmulan nitong si Greg. Simple lamang at payak rin ang buhay nila noon. Minsan nga, walang wala pa. Ang nakakalungkot, maaga silang naulila, kaya silang magkakapatid, maagang naghawatak-watak dahil yung mga kapatid niya, inampon ng kanilang mga kamag-anak. At sa pagdaan pa nga ng panahon, ay wala na nga siyang ideya kung nasan pa ang mga ito. Ang huli niyang balita ay patay na yung isa dahil sa karamdaman.
Habang ang pamilya naman ni Melissa, halos lahat nasa Japan na nagkatrabaho. May mga asawang Hapon na ang kanyang mga kapatid at magmula nga nang pumanaw ang kanyang ama, nabalitaan din niya na ang kanyang ina ay meron na ring asawang Hapon doon. Siyempre, para sa karamihan sa atin sa Pilipinas, ang ating mindset kapag nasa ibang bansa ang ating kamag-anak ay magaan ang buhay nila doon. Kaya siguro itong si Melissa ay nagkakaganito. Naiinggit siya sa kanyang pamilya. Araw ng Miyerkules noon, nakalive itong si Greg. Nakita niya ang kanyang anak nag-aasikasong mag-isa. Ito palang si Melissa ay tulog na tulog pa at hindi na nga inabala ng bata. Napatitig na lamang itong si Greg sa kanyang anak. Grade 2 na ito at napaawang kinamusta ito. O anak, good morning! Napakaaga mo namang gumising. Halika nga rito. Halika rito. Aba, bagong ligo ang bata. Mukhang Japorm sa Japorms tayo. Sa pamporma natin. Ha? Alam ko may pasok ka ngayon, pero bago ka pumasok sa eskwelahan, kumustahan muna tayo. Kamusta bang pag-aaral mo sa school, ha? Napupuri ka ba ng mga teachers mo? Ayun, buti naman. Yung mga classmates mo, mga kaibigan mo ba lahat? May nang-aaway ba sa'yo doon, ha? Pag may nambubuli sa'yo, sabihin mo kay daddy, ha? O kaya sabihin mo sa mga teachers mo. Tandaan mo, huwag kang mananakit ng mga classmates mo, ha? Babae man yan o lalaki. Magkano bang baon natin dyan, ha? Ano bang foods natin dyan? Patingin nga ako. Ang sabi ni Greg sa anak. Daddy, baon ko po ba? Ito po. Tinapay po, tsaka juice. May dala din po akong mineral water para po okay ako pag naglaro kami ng football sa school. Tsaka, Dad, bakit wala na po akong vitamins? Hindi na po ako binibigyan ni Mommy . Tsaka, baka naman po pwedeng ihatid niyo po ako sa school. Okay lang po ba yun? Tulog ba po kasi si Mommy . Ang sabi ng bata sa kanyang ama. Ano? Wala ka ng vitamins? Di ba nung isang araw lamang ako napabili sa Mommy mo? Ay, nako. Siguro pinanluda naman niya yun, no? Sabi ko na nga ba . Yung lunchbox mo, asaan na? Wala pa rin? O siya ako nang bahala? Huwag ka nang umiyak dyan. Shhh, tahan na. Ako nang bahala, si daddy nang bahala sa'yo. Kailan ba kita pinabayaan? Ha? Smile na. Yan, mas pumupogi ka pag nakangiti ka, bata ka. O siya, tara na. Okay ka na ba? Yung mga books mo. Sige na. Kunin ko lang yung chinelas ko at iahatid na kita sa school, ha? Ang sabi naman ni Greg. Habang nasa loob ng tricycle ang mag-ama, nag-uusap sila. May nabuksang topic ang kanyang anak sa kanya. Nakwento nga nito na palaging may kausap sa telepono ang kanyang ina kapag daw siya'y sinusundo at hinahatid sa eskwelahan. Bagay na ikinagulat naman ni Greg dahil pati pala anak niya alam ang ginagawang bagay ng kanyang asawa. Dahilan upang uminit ang kanyang ulo at sinigurado niyang pag-uwi niya ng bahay ay maghaharap silang mag-asawa. Pagka-uwi nga niya ng bahay, matapos niyang ihatid ang bata sa eskwelahan, hinanap niya ang kanyang asawang si Melissa. Subalit, wala ito sa kwarto. Wala sa banyo. Wala sa kusina. Natagpuan niya ito sa likuran ng bahay. May kausap ito sa telepono at parabang kilig na kilig pa ito. Anong oras lang, Melissa? Anong oras lang? Napakaaga ng telebabad mo. Ni hindi mo nga inasikasong anak natin sa kanyang pagpasok sa eskwelahan? Ano? Akala mo linggo ngayon? Intik naman talaga. Halika nga rito. Bilisan mo. Sino ba yung kausap at pangiting-ngiti ka? Ha? Patayin mo ang tawag ngayon na. Mag-uusap tayo. Patayin mo. Papatayin mo ang tawag na yan? O babasagin ko yan sa harapan mo? Pasigaw na sabi ni Greg sa kanyang partner. Nagtungo na nga itong si Greg at Melissa sa loob ng bahay upang hindi na nga marinig pa ng kanilang mga kapitbahay ang kanilang pagkatalo. Bitawan mo nga ako, Greg! Nasasaktan ako! Bitaw! Ano ba?
Masama namang magkamali ngayon. Nakalimutan ko lang yung araw. Galit na galit ka? Ha? Hindi ka nahiya sa mga kapitbahay natin, Greg. Wala ka nang amperang, wala ka pang kahihiyan. Ang sabi ni Melissa sa kanyang partner. Agad namang binitawan ni Greg ang braso ng kanyang asawa at sinabing, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang walang kahihiyan? Ako o ikaw? Ha? Melissa? Hindi tayo mayaman. Pati ba naman yung pera ng anak mo, papakialaman mo pa? Bakit mo ginalaw yung para sa vitamins niya, ha? Ilang araw na siyang walang vitamins, sabihin mo nga sa akin? Napag-alaman ko pa na ang baong ibinibigay mo, juice at tinapay lamang. Nasaan yung lunchbox niya, ha? Yung ulam niya sa araw-araw, nakabudget yun, di ba? Paano kung maingit yung bata sa mga classmates niya? Paano kung mabuli siya? Baka isipin ng mga classmates niya, pinabayaan na siya. Nakita mo man lamang ba na butas yung pundiyo ng shorts ng anak mo? Ha? Hindi mo rin alam. Malamang, kasi abalang-abala ka sa telepono mo. At mukhang may pinagkakaabalahan ka. Bising-bisi ka, nakakahiya naman sa iyo, nakakahiya naman sa inyo. Sana lang talaga maging maganda ang patutunguhan ng lahat ng ginagawa mo. Isang bagay pa, mahiya ka nga. Tuwing may kakausapin kang ibang lalaki sa telepono mo, huwag mong iparinig sa anak natin. Sinisira mo ang ideya niya tungkol sa pamilya natin eh. Ha? Ayusin mo mga problema mo. Ayusin mo ang sarili mo, mahal. Hindi ka ganito noon. Bakit ba nagbago ka na? Pilit na tumalikod na nga lamang itong si Greg upang wala na nga siyang masabing hindi maganda sa kanyang partner dahil baka lumala lamang ang kanilang sitwasyon. Pero nagulat siya dahil hinigit ang kanyang damit ng kanyang partner. At sinabihan siya nito, ang sabi ni Melissa, talaga ba Greg? Eh di ikaw na. Ikaw na ang perpektong magulang. Ikaw na ang magaling. Ikaw na ang matalino. Ikaw na ang madiskarte. Ikaw na ang may trabaho. Hayaan mo. Ilang araw na lamang wala na ako sa bahay na ito. Iiwan na kita at iiwan ko ang batang iyon sa'yo. Alalahanin mo. Hindi tayo kasal. Hindi ako nakatali sa'yo at sa relasyong ito. Bakit ka mo kita pinatulan? Bakit kita pinatulan? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam, Greg. Eh malay ko ba naman kasing sardinas at tilata lamang ang kaya mong ipakain sa akin? Ha? Huh? Alam mo, Greg? Umay na ako sa'yo. Sa sitwasyong meron ako sa buhay na ito, kasama ka. Alam mo, huwag kang magmamalaki sa akin. Kasi pareho nating alam. Ay, wala ka namang ipagmamalaki. Ang sabi naman ni Melissa. At ang mga salitang iyon ay may ibang ibig ipakahulugan. Kaya naman, nagdilim ang paningin ni Greg at nasampal niya ang mukha ni Melissa. Subalit agad gumanti itong si Melissa. Tinadya ka niya ang hita at muntikan ng mahagip ang ari nitong si Greg. Sabay takbong palayo. Magmula nga noon ay hindi na nga bumalik pa si Melissa sa tahanang iyon. At ni anak niya, hindi nito iniintindi pa. Magmula rin noon, naging ama at ina na nga si Greg sa kanyang nag-iisang anak. Sabay silang umaalis sa umaga, ang bata patungo sa eskwelahan at siya patungo ng trabaho. Hindi na rin siya nag-o-overtime upang makauniya mula sa eskwelahan ang kanyang anak. Sabay silang uuwi at sabay silang maghahapunan. Alam natin kung gaano kahirap ang maging single parent. Pero ang mas nagpahirap pa dito ay hindi malaman ni Greg kung paano niyang ipapaliwanag sa batang iyon kung nasaan na ang kanyang ina. Basta ginawang lahat ni Greg ang lahat ng kanyang makakaya upang mapunan ang mga pangangailangan ng kanyang nag-iisang anak. Sa awa naman ng Diyos ay mahal na mahal talaga si Greg ng kanyang anak. Sa paglipas ng panahon, nakagraduate na nga ito ng elementarya at ng sekundarya. Masipag, madiskarte at pala kaibigan itong si Chito, ang anak ni Greg, at mahal na mahal niya ang kanyang ama.
Pero may dumating na pagsubok sa buhay nilang mag-ama. Itong si Greg, bigla na lamang sumakit ang kanyang tuhod. Hindi niya maipaliwanag. Ano bang dahilan ito? Hindi naman siya nahuhulog. Hindi naman siya naakasidente ng matindi. Bakit parang nahihirapan siya maglakad? Nahihirapan na nga siyang tumayo. Pilit man niyang hindi pansinin pero imposible niya itong matiis. Imposible itong hindi mahalata ng kanyang mga katrabaho at ng sariling anak na si Chito. Ang buong akala nga ni Greg ay pagkatapos ng ilang araw ay mawawala rin ang sakit na iyon. Kaya nga lang, isang araw, isang umaga, hindi na nga siya makabangon ng maayos. Hindi niya nga maramdaman ang kanyang mga binti. Nag-iipon pa man din siya ng pera para pang-enroll sa kolehiyo ng kanyang anak na si Chito. Nakakalungkot man, subalit ngayon, wala na nga siyang kakayahan pang magtrabaho. Sinusubukan niya, pinipilit niya pero hindi niya talaga kaya. Bumabagsak siya. Dad, Daddy, huwag na po kayong malungkot. Maghapon na po kayong tahimik, hindi niyo po ako kinakausap. Inakailang patak na rin po kayo sa kama. Dad, kung ako po ang iniisip niyo, huwag na po. Kakayanin ko po ang sarili ko. Mamamasukan po ko sa palengke kung kinakailangan. Tsaka, may ipon naman akong kaunti para sa pang-enroll ko. Kailangan ko pong makatapos para makaahon po tayo sa hirap. Tulungan po tayo dito, Tay. Hindi na po ako 3 years old. Hindi na ako 5 years old. Kakayanin po natin itong dalawa, ha? Huwag po kayong panghihinaan ng loob. Hindi naman nagsasalita itong si Greg. Patago na nga lamang siyang lumuluha dahil ang pakaramdam nga niya ay isa na siyang patay na buhay. Napakahirap noon. Awang-awa siya sa kanyang anak at kinaaawaan niya rin ang kanyang sarili. Makalipas pa nga ang ilang mga araw, itong si Chito ay nag-apply na nga bilang boy sa palengke nila. Bilang kargador, pinasok niya. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit hindi siya sanay, hindi siya para magreklamo. Dahil lahat ng ito ay para sa kanyang kinabukasan at para sa kanyang pag-aaral. Para na rin sa kanyang ama. Ang nais niyo nga sana ay makapagtapos kahit 2 taong kurso lamang sa kolehiyo. Sa tulong naman ng kanyang anak, itong si Greg ay nakalapit sa center ng barangay kung saan nakapagpa-check up siya at nakahingi ng libreng gamot. Ang sabi ng doktor, late polio daw ang kanyang sakit. Napakahirap na karamdaman ito para sa kanya. Nang sumunod na mga araw, nagsimula na nga itong si Chito na mamasukan doon sa palengke nila bilang isang boy, bilang isang kargador. Habang itong si Greg ay lumalapit naman sa tulong ng kanyang anak sa center ng barangay kung saan siya ay nakakabalita ng libreng gamutan. Kaya iyon, pinuntahan nga niya at sa huli, nakausap niya ang doktor at sinabing parang late polio nga daw ang kanyang kondisyon. Tulad nga ng sabi ng doktor, meron talaga mga ganong klase ng kondisyon. Mga kaso na kung saan ang polio ay late nang lumalabas ang mga sintomas sa tao. Ang mahirap pa, napag-alaman ni Greg na nasa lahi niya pala ang ganong klase ng kondisyon. Ang payo pa nga ng doktor, kailangan daw mapacheck up agad iyon sa mga espesyalista. Abay, paano ang gagawin? Ha? Paano ang gagawin ni Greg? Wala naman siyang trabaho, wala siyang ipong pera. Wala siyang kakayahan. Kaya naman si Greg nangangamba na sa kanyang sariling katawan. Habang ang kanyang anak na si Chito nagsisipag magtrabaho upang makaipon ng pera para sa kanilang mag-ama at upang makapag-enroll nga siya sa kolehiyo. Namamayat na nga ito sa kakatrabaho. Walang kaalam-alam si Chito na habang siya pala ay nagtatrabaho sa palengke, itong kanyang ama ay tumataka sa bahay. Ginagamit ang isang napakalumang saklay. Gamit iyon, nagtutungo siya sa tapat ng simbahan, nananalangin, at minsan, namamalimos. Marami ang nag-aabot sa kanya ng tulong. Minsan, mga dating batchmates, kadalasan, mga dating katrabaho. Hanggang sa pagdaan nga ng mga araw ay tila ba binabalikan niya na ang ganong klase ng gawain. Para sa kanya, malaking tulong na ang magkaroon siya ng 100 piso sa isang araw. Sapat na ito upang maibili ng mga pangangailangan sa bahay at pambayad ng mga bills.
kahit papaano. Dad! Dad, gising na po ba kayo? Kakain po tayong agahan. Dad! Dad talaga, oh. Dad, morning po. Oh, teka nga lang. Dad, bakit parang ang idim nyo ata? Hindi naman kayo lumalabas ng bahay. Eh, bakit parang nangingidim kayo? Dahil nyo pa nag-outing, ah. Oh, ano to? Pera? Saan galing ang pera ninyo? Teka nga lang. Dad, lumalabas po ba kayo ng bahay nang hindi ko alam, ha? Ang tanong ni Chito sa kanyang ama. Bigay ng mga kasama ko sa trabaho. Eh, minsan may bumibisita sa akin para kausapin ako at makita ang kondisyon ko. Tapos, ayun, sinadya nila akong bilhan ng mga pagkain. Tsaka minsan inaabotan ako ng cash. Kaya medyo malaki-laki yung inaabot. Kaya ito, kumain ka na lang, tara na. Ang sagot naman ni Greg. Abay, halos mabulunan si Chito sa pagsubo ng pagkaing binili ng kanyang ama. Eletsyong manok baga naman. Pigil ang luha ni Greg habang nakikita ang kanyang anak habang kumakain ito. Iniisip niya kasi na baka itong kanyang anak naman ang magkasakit sa kakatrabaho. Kaya upang maiwasan yun, gumawa siya ng paraan upang kahit papaano ay maging masustansya naman ang kanyang kinakain. Hindi palaging instant. Pagkatapos nga nilang kumaing mag-ama, ay napag-usapan nila ang kondisyon nitong si Greg at nalaman nga ni Chito na galing ang kanyang ama sa barangay center at doon nalaman na polio nga ang kondisyon nito. Eh, ano hong sabi ng doktor? May mga pinagbabawal po ba sa inyo? Bawal gawin? Bawal kainin? Bawal inumin? Ano pong gamot na nakareseta sa inyo, Dad? Ibibili ko po kayo. Ay, naku anak. Shh. Kaya ko na to. Anak, ang center na ang bahala sa akin tsaka yung mga doktor doon. Libre lamang daw ang gamot eh. Kaya huwag ka na mag-alala pa, ha? Magtrabaho kang maigi pero huwag mong papagugulin masyado ang sarili mo. Ang sabi ni Greg sa kanyang anak. Siyempre, malaki ang tiwala ni Chito sa kanyang ama, naniwala na lamang siya sa mga sinabi nito. Ilang buwan pa nga ang nakalipas, nakapag-enroll na nga itong si Chito sa kolehiyo. Simpleng kurso lamang ang kanyang kinuha. Good for 2 years. Upang makapagtrabaho na nga siya, mas malaking sahod, mas okay na trabaho, mas makakaipon siya para sa kanyang ama at sa gamutan nito. Sa umaga, trabahong trabaho. Sa gabi, pinipilit naman niyang pumasok sa paaralan at matutunan yung mga dapat niyang matutunan. Samantalang itong si Greg naman, dahil palagi nga siya sa may simbahan, nananalangin, nagdarasal at nanlilimos, isang negosyante ang naawa sa kanyang kondisyon, sa kanyang kalagayan. Binigyan siya ng bagong saklay at kaunting cash. Halos mapaluha itong si Greg sa sobrang saya dahil hindi niya nga ini-expect ang ganong klase ng tulong mula sa iba. Tulad nga ng sabi nitong si Greg, hindi mapipigilan ng kanyang kondisyong polio ang kanyang pagsisipag para sa kanyang anak. Hindi siya papayag na mahadlangan ng kondisyong ito ang kanyang nais mangyari sa buhay ng kanyang nag-iisang anak. Ayaw niyang makagambala, ayaw niyang maging pabigat, at nais niya bilang isang ama, suportahan ito sa nais nito. Kaya maging ang pagtatawag ng pasahero sa mga jeepney at pagkitinda ng candy at yosi, ginawa na nga niya. Kahit pa anong panahon, kahit pa sabihing maulan, kahit pa sabihing sobrang tirik na tirik ang araw. Kaya nga lang, kahit pa sabihing kumikita na nga siya ng pera, sa gabi, sobrang makirot ng kanyang mga tuhod. Halos ikaputol na nga ng kanyang paghinga ang kanyang paginda sa mga kirot na ito. Subalit sa pagdaan pa nga ng mga araw, nahahalata na nga ni Chito ang panghihina ng katawan ng kanyang ama. Kaya naman, nagsisimula na nga siyang mag-research sa totoong kalagayan ng kanyang ama. Ilang buwan pa nga ang nakalipas, isang taon na lamang, malapit nang makatapos ng pag-aaral itong si Chito. Wala siyang ibang nais kundi ang makahanap ng mas magandang trabaho para sa kanyang ama upang matugunan niya ang pangangailangan nito.
Habang palapit ng palapit ang buwan ng pagkatapos ng anak ni Greg, ay patindi ng patindi ang sakit na kanyang iniinda. Abay ginagapang na nga halos ni Greg patungo lamang sa simbahan. Kahit 20 o kahit 5 piso man lamang ay may magbigay sa kanya, malaking bagay na iyon. Kahit itlog man lamang sana o noodles ay mabili niya, maluto niya para sa kanyang anak. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng mag-ama, ang pagkatapos nitong si Chito. Masayang masaya itong si Chitong umuwi ng bahay nila at masayang ibinalita ang kanyang karangalan. Masayang masaya din si Greg, kaya naman kahit pansit-kanton ay nagluto siya para sa anak. Habang siya ay nakangiti sa kanyang anak at kumakain ng pansit, ay napapangiwi siya dahil sobrang kirot ng kanyang tuhod at ng kanyang binti. Dad, Dad, may magandang hapo pala akong balita sa inyo. Alam niyo po ba, bukod sa karangalang ito, ay nakausap ko po yung isa kong professor. Ang sabi niya, kunin ko daw po sa kanya bukas yung referral niya at dating ko daw po sa Kapitolyo. Bukas daw po, magkakatrabaho na ako, Dad. Magandang balita, ika nga. Excited na excited na nga. Walang sinabi na kahit ano si Greg. Bagkus, hinawakan lamang niya ang balikat ng kanyang anak at hinawakan din ang buhok nito. Ipinapakita nga niya na proud siya dito. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Chito at nagpaalam ng maayos sa kanyang ama. Sa awa naman ng Diyos ay pinayagan na siyang makapagtrabaho sa loob ng Kapitolyo. Makalipas pa nga ang halos 3 buwan, may kinausap na doktor ng gobyerno itong si Chito at sinasabing gagamutin daw ng libre itong si Greg. Nakahingi pa nga itong si Chito ng libreng gamot mula dito. Ginamit niya ang kanyang posisyon doon sa Kapitolyo para ang kanyang itay ay maging komportable na ang buhay. At dahil nga ang trabaho ni Chito ay sa loob ng Kapitolyo, dumadaan sa kanya ang halos lahat ng balita, mahalagang balita tungkol sa kanyang bayan. Isang araw, nabalitaan niya ang tungkol sa lihim ng kanyang ama. Namamalimos ito sa loob ng simbahan, maging sa labas nito. Nang makauwi nga siya ng bahay, ay kinausap niya ang kanyang ama at nakiusap na sana naman. Sa pagkakataong ito, wala nang lihiman dahil alam niya na nga ang buong katotohanan. Nangako naman si Greg na wala na daw lihiman. Nakakatuwa sapagkat itong si Chito hindi na para palakihin pa ang isyong ito. Ang mahalaga, okay ang kanyang ama. Ang mahalaga, ligtas ito. At para sa kanya, papanghawakan niya ang sinabi nito na hindi na nga daw ito mamalimos sa labas ng kanilang bahay at doon sa may simbahan. Isang araw, Lunes noon, maganda ang panahon. Malamig ang simoy ng hangin palibasa, malapit na ang Kapaskuhan. Nagkukwentuhan sa loob ng bahay ang mag-ama. Sabay silang nagkakape nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nagtataka naman si Chito. Sino itong bisitang ito? Wala naman siyang ini-expect na kahit na sino. Dagdag mo pa, day off nga ni Chito nung araw na iyon. Chito, anak! Napakalaki mo na! Miss na kita! Hindi mo ba ako nakikilala? Ako to! Mami mo! Tara na, sumama ka na sa akin! Umalis ka na dito! Abay, balita ko, maganda na ang buhay mo ah! Maganda na ang iyong trabaho sa Kapitolyo! Eh, kesa naman ubusin mong oras mo at panahon sa iyong amang iyan, magaling pa'y ako na lamang ang tulungan mo! Magnegosyo tayo! Tara na! Sumama ka na sa akin! Ang saan ni Melissa. Ano po? Nako, Nay, baka po maling bahay ang napuntahan ninyo. Pasensya na po pero wala po akong mami. Makakaalis na po kayo. Ang sabi naman ni Chito. Huwag mo nga akong pagsaraduhan. Bing ka ba? Sinabi ko sa iyo ako ito, ang nanay mo, ang inang nagluwal sa iyo. Intik na ito. Melissa! Ako to si Melissa, mami mo! Tara na, sumama ka na sa akin. Buksan mo ang pintuang ito, ano ba? Pakabastos naman talaga eh. Sumama ka na nga sa bahay ko. Tulungan mo ako, apat na ang kapatid mo doon. This time, dapat ako naman ang tulungan mo.
Wala ka bang utang na loob sa akin, ha? Ang sabi naman ni Melissa. Binuksang muli ni Chito ang pintuan niya at sinabing, "Hindi ho ako bingi. Mawalang galang na po pero hindi po ako bingi. Hindi ako bulag. Ayaw ko lang tagang marinig ang mga sinasabi ninyo at ayaw ko na po kayong makita. Ano ba kasing akala niyo po sa anak ninyo? Kuting? Tuta? Na pwede niyong iwanan? Pwede niyong balikan? Pwede niyong hiramin? Pwede ba? 23 na po ako, madam. Ilang taon na po kayo nagwala sa buhay ko. At ngayon, taas na ako pong sasabihin sa inyo na hindi ko po kayo kailangan." Pasigaw na sabi ni Chito sa babaeng nasa kanyang harapan. "Nakikita mo ba? Ha? Nakikita niyo ba ang lalaking iyon? Siya ang magulang kong tinuturing. Si Daddy. Alam niyo ba? Halos mamatay na siya maitaguyod lamang ako mag-isa. Para lang arugain ako, ibigay ang mga pangangailangan ko habang ikaw, nagpapakasaya, nagiinom, nagpaparami ng anak. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa'yo? Nabalitaan ko yung partner na ipinalit mo sa masipag kong ama. Ha? Tamad? Sugarol? Magiinom? Ano ba? Wala na akong pakialam sa inyo. Ngayong andito kayo sa harapan ko, sasabihin mo sa akin, kilala mo ko? Alam mo, ayokong maging bastos eh, pero lumayas ka na sa bahay namin. Hindi ko po kayo kailangan. At sa moment na umalis kayo sa lugar na ito, asahan niyong kakalimutan kung dumalaw kayong muli dito. Please lang. Ayoko na ho kayong makita. Alis na! Ang sabi ni Chito. Anak, anak, nanay mo pa rin siya. Anak! Ang sabi ni Greg kay Chito. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Chito nang kinausap niya ang kanyang ama. Lumuhod siya sa harap nito at sinabing, "Dad, Dad, huwag naman kayong mag-alit sa akin. Intindihin niyo naman yung sitwasyon ko. Bata pa lang ako nang iniwan niya tayo. Iniwan niya kayo. Nakikita ko yung mga kalokohang ginagawa niya. Yung panluloko niya sa inyo. At hindi ko yung kayang tanggapin na lamang. Pero alam niyo po, ilang taon akong umasa na ba? Baka babalik siya. Na baka humingi siya ng tawad. Handa akong patawarin siya, Dad. Pero hindi. Lumipas ang 5, 10, 15 taon. Wala naman siyang ginawa. Hindi siya nagparamdam. Hindi siya umuwi. Hindi nga siya nagpaliwanag kung ba't siya umalis. Tapos ngayon babalik siya na parang wala lang. Dad. Dad, please. Kahit sa pagkakataong ito lang, hayaan niyo akong magpasya. Hayaan niyong ubusin kong oras at panahon ko sa inyo. Kayong nag-iisang magulang na tumaguyod sa akin. Dad, mahal na mahal ko po kayo eh." Sabay yakap nitong si Chito sa kanyang nag-iisang ama. Nagpasya na nga itong mag-amang ito na lumipat na nga lamang ng bahay. Lumipat ng lugar dahil unang-una kinukuha na nga ng gobyerno ang kanilang lugar na iyon. Sa kasalukuyan nga ay meron ng magandang buhay ang mag-amang ito. Magandang bahay mula sa governor nila. Regalo mula sa governor para sa mga empleyadong masipag sa kanilang kapitolyo. Ngayon, may tindahan na rin si Greg. May maganda pang wheelchair. Kahit pa hindi na nga siya makakalakad pa, hindi siya tumigil sa pag-aaruga sa kanyang anak. Walang magiging dahilan upang tumigil siya sa kanyang pagiging ama dito. Mas lalo pang ginalingan itong si Chito sa kanyang trabaho. Hindi nagtagal, na-promote na nga siya. At ngayon, hepe na nga ito ng isang departamento ng gobyerno sa kanilang lugar. Sa paglipas pa nga ng mga panahon, itong si Chito, sinulit ang lahat ng mga panahon meron pa siyang natitira kasama ang kanyang ama. Hindi nga nagtagal, namatay na itong si Greg sa edad niyang 70.
masaya itong umalis sa mundong ito dahil lahat ng pag-aalaga at pagmamahal ay ipinaramdam niya sa kanyang anak na si Chito. Hindi siya nagkulang, hindi man siya perpekto. Samantalang itong si Chito, panatag ang kanyang loob na payapang lilisanin ng kanyang ama ang mundong ito dahil alam niyang ginawa niya ang lahat upang maibigay ang kanyang mga pangailangan at ang tamang pagmamahal para sa kanyang ama. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Bago po ako tuluyang magpaalam sa inyong lahat, nais ko po kayong pasalamatan. Hindi ko man po kayo maisa-isa, nais ko pong malaman nyo na na-appreciate po namin ang inyong panonood, pakikinig at pagbabahagi ng mga istorya. Shout out time! Nais ko pong batiin ng magandang araw si Miss Bella Makalagim, Noriena Torre, at Mel Romano. Shout out din po para kay Miss Rosalina Herrera, Jeneline Palencia. Hi! Good day para kay Cherry Martinez. Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan. Hindi magpapahuli si Miss Olivia Cacanando, Lydia Villamor. Shout out sa iyo. Hello, Lucia Bernardo, Nelda Barnedo, Carmi Dizon. Last but not the least, shout out para kay Rachel Binay Ilagan. Magandang araw sa iyo. Muli, isang panibagong istorya na naman ang ating napakinggan. Sana po may napulot po kayong aral at sabay-sabay po natin ipamahagi ang istoryang ito sa ating mga kaibigan at kakilala. Muli, maraming salamat po at paalam sa inyong lahat.